afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging sa mga salita mo na amin na pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin po, Diyos, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Padang Espiritu, salamatin po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Grabe ang lamig. Praise the Lord. So, nakahanda na po ba tayo makinig sa kanyang salita? Okay. Please open your Bible in the book of 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 to 12. Okay. Yan po yung text po natin this afternoon ng aming pag-aaralan. The title of our topic this afternoon, it is about Thessalonian Church, a church that was born in tribulation. So, pag-uusapan po natin itong pong Thessalonians Church na ito, na naging church po ito ng dahil sa tribulation. Ibig sabihin, dumaan sa testing, trials, ang Thessalonians Church na ito. Alam po ninyo, may experience po kami kanina, kasama ko yung isang kapatid from Tagalog. Yan. Kasi sabi ng mga kasama namin dun sa lift, magaganda daw sila. And then sabi dun sa kapatid, sister, alikas, daan ka muna, sabi sa kanya, para lalo kang gumanda. And then sabi nung isa, sa 15th floor yan. And then ang sabi naman nung isa, ay papunta pala sa impyerno ang mga yan. So, napakinggan ko, and then sabi ko, dahan-dahan ka sa pananalita mo dyan, ha? Then, lumabas na sila. So, at least yung isang huli, parang napahiya yata. So, medyo pananalita na. Because the 7th floor, they don't believe in Trinity, actually. They don't believe in full gospel church. So they know that we are full gospel church. Pero wag silang mag-aatake na sasabihin na ang mga taga 15th floor ay papunta ng impyerno. Kaya, tingnan natin, wag natin i-claim yun dahil hindi impyerno ang ating final destination. Amen! Amen! Eh, tamang-tama pala itong title pala ng ating pag-uusapan ngayon. It is about the Thessalonian Church, a church that was born in tribulation. So makikita po natin dito na ito pong church na ito, the perseverance of the Thessalonian Church is certainly worthy. Maging sa atin po, pag nandun po yung perseverance natin, yung endurance natin, karapat dapat po tayong tawagin ng church. Kaninong church? Church ng ating Panginoon Jesus. So persecution is evidently continued, yet they endure. Marami silang pinagdaan ng mga persecution. But in spite of that, nakakatayo pa rin po ang Thessalonian Church nito. So tingnan po natin sa kanyang salita, ano ba yung mga aral na pwede po natin makita in this Thessalonian Church. Start tayo in verse 3, sabi doon. We ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love every one of you has for each other is increasing. So number one po na makikita po natin dito na lessons na makikita natin from this Thessalonian church is that they have the faith that grow exceedingly. Meron po silang pananampalataya na yung pananampalataya nila ay lumalago. Lumalagong pananampalataya. So kahit na ang mga Thessalonians na ito ay nakaka-encounter ng mga testing trials, pero nandun yung kanilang pananampalataya na makikita po natin na lumalago.
So sabi po doon sa Romans 10 verse 17, yan, memory verse natin, mga basic po ito na palagi po nating napapakinggan. Maaaring every time nandiyan na napapakinggan natin ang kanyang salita. Sabi sa Romans 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. Tulad ngayon, ikaw at ako nag-aaral, nakikinig sa kanyang salita. So ang nangyayari po yung faith natin, yung pananampalataya natin ay lumalago dahil sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na ikaw at ako ay nakikinig sa kanyang banal na salita, nag-aaral sa salita ng Panginoon, nandun na lumalago yung ating pananampalataya. Remember, without faith, it is impossible to please God. Sabi doon, what is faith? Ano nga ba yung faith? And Hebrews 11 verse 1, sabi po sa kanyang salita, ayan, basic ulit, no, na palagi po nating napapakinggan every time. Ang Hebrews 11 verse 1, ito po yung meaning po ng faith na sabi dyan. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kahit na hindi pa natin nakikita ang isang bagay, alam na natin na nasa atin. Sa mundo, to see is to believe. But for us Christian, believe is to see. At nauunang nananampalataya tayo, naniniwala. And then, makikita natin na matatanggap po natin. And that is the kind of faith na nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ang pananampalataya po ay napakahalaga. Kaya ang mga Thessalonian church na ito, kahit na ano yung kanilang sitwasyon, kahit na sila ay nahihirapan, but because of their faith, nandun na o-overcome po nila anuman ang sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay. And even for us, kakambal po ng buhay natin bilang isang Kristiyano, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Remember, ang hindi po nananampalataya sa Panginoon ay tinatawag na kulto. Kult, ika nga. Kaya kung hindi sila naniniwala kay Kristo, sila ang pupunta ng impyerno. Isn't it? So, mahirap din naman na makipagtalo tayo. Diba? So, kung atin pong titingnan, kaya tayo po, hindi po natin sila, kahit na alam natin, we just respect one another. Okay? Pero dito, makikita po natin, mga kapatid, na tunay, kailangan po natin ang pananampalataya. There is example in the Bible na kung saan talagang ipinakita niya kung paano siya nanalig at nanampalataya sa Panginoon, kaya nakamtan po niya ang kagalingan. Okay? And Mark chapter 5, verses 23-34, this is an example na makikita po natin dito na sa pananampalataya po ng woman na ito, nakamtan po niya ang kagalingan na kanyang inaasam-asam. Sabi dyan sa Mark 5, we're going to start on verse 25. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Imagine 12 years. Yun nga lamang sa mga babae. Tatlong araw, limang araw na alam na ninyo yung monthly. Diba? Eh how much more ito? 12 years? Sabi dyan, bleeding for 12 years. Verse 26. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched her cloak. Verse 28. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Yun yung kanyang nasa isipan. Mahiko ko lamang ang damit niya, alam ko gagaling ako. Yun yung kanyang pananampalataya. Verse 29. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Ang gandang pananampalataya, ano? And then sabi niya sa verse 30, at once, Jesus realized that power had gone out from him.
He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet, you can ask who touched me?" May pagkapilisipo din minsan yung mga disipulo ng ating Panginoon, di ba? Oh. And then sabi na, but Jesus kept looking around to see who had done it. Verse 33, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. And verse 34, he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." So ang faith po, maraming ginagawa sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi para sa kanyang salita, we as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. Ang faith, i-apply natin in every areas, aspect of our life. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. So ang mga Thessalonians church na ito, talagang nandun na yung kanilang pananampalataya exceedingly, sabi po dyan. Kaya sila po ay nakakatayo at nakita po nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Even for you and for me. Kung yung faith po natin ay lumalago. So we need to have increasing faith. Isang pananampalataya na pataas. Hindi po sigsag na pananampalataya. Kasi mahirap pag sigsag yung pananampalataya mo, kapatid. Naniniwala ka ngayon, bukas, wala na naman. Sa susunod, okay na naman. Hindi po yun maganda. No? At hindi nalulugod ang Panginoon. Okay. Another, number two. Number two na makikita po natin for this Thessalonian church is that still in verse 3 pa po itong number two natin. Sa mga nagtitignan. They have the love. Asan na yung number two natin? They have the love that abounds towards one another. Mali po yung spelling ng abounds natin. Ah, lagyan nyo yun ng O. A-B-O-U-N-D-S. Abounds. Okay. So, they have the love that abounds towards one another. So, yung pagmamahal nila. No? Yung pagmamahal na talagang ini-a-apply nila, yung sabi ni Lord na, even your enemy, you need to love them. Okay. And the love every one of you has for each other is increasing. Abounds or increasing. The same rin po yung ibig sabihin, increasing. Lumalago po yung pagmamahal na nasa inyo. Kaya sa ating mananampalataya, palagi po natin sinasabi na ang puso, punuin po natin ng pagmamahal. Pag nasaktan po tayo, easily release, forgiveness, tanggalin ang pain, tanggalin po yung mga hinanakit na nasa puso, replace it with love. Because we believe that love covers the multitude of sin. And 1 Corinthians 13, verses 4 to 6. Sabi po yan sa kanyang salita, in 1 Corinthians 13, verses 4 to 6. Love is patient. O, mapagpasensya ang love. Love is kind. Mabait ang pagmamahal. Tingnan mo yung katabi mo kung mabait sa'yo yan. Ay, baka mabait, hindi siya mabait. Tingnan natin. Magsalamin tayo sa salita ng Panginoon. It does not envy, sabi dyan. Hindi siya naiinggit. Sabihin mo rin dyan sa katabi mo, wala kang dapat kaingitan sa akin. Yes. Wala tayong dapat kaingitan. No. Kahit na alam ko na medyo mas marami yung pera na ngayon. Medyo ikaw, parang walang naman na yung busa mo. Huwag kang mainggit. Kasi sabi yan, it does not increase. It does not boast. Oh, hindi siya nagmamalaki. It is not proud. Next verse please. It is not rude. Tingnan ko
kulit yung katabi mo, paano yan manalita sa'yo? Paano siya manalita sa'yo? May sugar ba yung kanyang pananalita? O basta ka na lamang binubugawan pag may gusto sabihin? It is not good, sabi niya. It is not self-seeking. Hindi sarili lamang yung hinahangad niya. It is not easily angered. Tingnan mo ulit kung high blood yan. Sa kundang bagay lamang makagalit na siya. Oops, sandali. Tingnan natin kung mayroong pagmamahal sa puso. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Kung nagkasala tayo dyan sa katabi natin, sabi natin, sorry sis. Yan. Mag-sorry tayo, but it's okay. Verse 6. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. So yan po yung pagmamahal na kinakailangan po na ang bawat isa sa atin ay magkaroon. Kaya nga ang pagmamahal, sabi doon, love covers the multitude of sin. Kaya kahit na ano ang ginawa ng tao sa atin, pag merong pagmamahal sa puso po natin, we can forgive them. Naiintindihan natin sila because of the love. Kaya yan, pagmamahal, pag medyo nararamdaman mo na pagsabihan mo lang sarili mo, pagmamahal. Kinakailangan, ayan, abounds, sabi yan. Ang pagmamahal ay increasing sa buhay natin. John 15 verse 12. Sabi po sa John 15 verse 12, my command is this, love each other as I have loved you. Yan po ang sabi po ng Panginoon. At ang tao po sa mundong ito ay naghahanap ng pagmamahal. Kasi kung ang tao sa mundong ito ay hindi naghahanap ng pagmamahal, wala na po sanang nagmahal sa maling tao. No? Kasi minsan dahil gusto nila na sila rin ay mahalin. Kaya ang nangyayari tuloy, nagmamahal sila sa maling tao. So nagpapatunay lamang po na ang tao, ang nais niya sa kanyang buhay ay mahalin siya. So ang command ng Panginoon, love each other. Kaya yung katabi mo, mahalin mo yan, baka walang nagmamahal sa therefore, sabi dyan,
among God's churches, we boast about your perseverance and faith and all the persecution and trials you are enduring. Sabi ko lang sa verse 4. So our number 3 is that itong Thessalonian church na ito, they have perseverance that holds up under trial. Trial po yun. So, they have perseverance. Talagang yung perseverance nila, no? Na pag dumarating man ang bagyo sa buhay nila, ang mga testing, ang mga trials, because of that perseverance, they can overcome. So, they have perseverance that holds up under trial. Ganito po itong mga Thessalonian church. Ano ba yung perseverance? Perseverance means persistence and doing something despite difficulty. Yan ang ibig sabihin ng perseverance. Persistence and doing something despite difficulty. Kahit na mahirap, pero nandun na ginagawa mo. So, ibig sabihin, you have that perseverance. They have perseverance. Ito po ang mga Thessalonian churches na pwede rin po natin i-apply sa buhay natin as a church of Christ. Dumating man tayo sa mga testing, trials na nangyayari sa buhay natin, we need to persevere. We need to endure. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Kaya sabi doon sa James 1 verses 2 to 4 as our supporting verse, in James chapter 1, verses 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers. So in spite na anuman ang nangyayari, there is still joy. Kagalakan, whenever you face trials of many kinds, hindi lang po iisa ang testing, ang trials na dumarating sa buhay. Sabi dyan, many, marami. Pag sabi mo ulit ang katabi mo, marami ha. Tandaan mo, marami. Marami. Hindi lang yung testing mo ngayon. Marami. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Pero wala po tayong dapat ipangamba. Dahil sabi niya, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Para ma-develop po yung perseverance, yung pagiging endurance po natin, yung pagiging matiisin natin. Kaya kung yung testing natin, right now, palaging butas ang bulsa, no? Kaya ang gagawin, oh, talagang binibinat mo, isn't it? Hindi talagang merong perseverance. Na kung may gusto kang bilhin, oh, sandali. Sandali, huwag muna ngayon. Saka na lang. Pag ako'y nakaahon, lalo na pag may mga utang na binabayaran. Hindi yung may utang ka na lang binabayaran. No, pag gumastos ka, akala mo, no, marami kang pera. Pero hindi po ganun. Kaya titingnan ko natin. Okay. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that, ayan, para pala, you may become mature and complete. Ang ginagawa ng perseverance, ginagawa po niya tayong matured at ginagawa niya tayong kumpleto, not lacking anything. Ito po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maging mature, maging kumpleto, not lacking anything. Kaya okay lang, kahit na may testing. No. Because as we cling on God, God is able to help us. Ano man po yung mga nangyayari, testing na nangyayari po sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, number 4. Number 4 natin, go back to verse 5 and 2 Thessalonians. 2 Thessalonians in verse 5, sabi ko doon, all this is evidence
that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. Sabi dyan. So dito po, sa verse 5 na ito, ano po yung lesson na makikita po natin dito? They are counted worthy of the kingdom of God. In spite of everything, ang mga Thessalonian church na ito, kahit na sila po ay may mga testing, trials, pinagdadaanan sa buhay, because of their perseverance, nandyan po na they are counted worthy, they are worthy of the kingdom of God. So, ibig sabihin, hindi nasasayang yung kanilang pananampalataya. Hindi nasasayang. Kaya kapatid, we just go on. Hindi nasasayang ang ginagawa po nating paninilbihan sa Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 9. Sabi niya doon sa kanyang salita in 1 Peter chapter 2, verse 9, "But you are a chosen people." Pinili po ang bawat isa sa atin. At ang pumili ay walang iba kundi ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at ng lahat-lahat. A royal priesthood. A royal priesthood. So ibig sabihin, hindi lang pala yung mga pare na nakikita natin ang talagang totoong pare. Even in the Word of God, ang mga mananampalataya, aside from being a chosen people, you are a royal priesthood. Kahit tingnan mo katabi mo, pare yan. Oy, pare! A royal priesthood. Bakit po royal priesthood, sabi dyan? No? Bakit tinatawag na tayo ay mga pari? Because you see, in the Old Testament, ang pwede lamang po na mag-minister in the altar ay ang mga pari. But because we have Jesus Christ in our life, all of us, God give us priest anointing. Do you still remember the three kinds of anointing? We have priest anointing. So because of that, no, kahit hindi literal na tayo ay naging pare, pwede tayong magturo ng salita ng Panginoon, mag-MC, mag-lead ng praise and worship, mag-gitara, tumayo dito sa harapan. God is able to use us for His service. Because we have that priest anointing. Sabi, you are a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So ito po yung napakaganda. Dati nasa kadiliman tayo, pero ngayon nasa liwanag na tayo. Sabi mo dyan sa katabi mo, dati nasa dilim ka. Dati yan nasa dilim. At doon sa dilim, namamapa siya. Hindi niya alam kung saan ang direction niya. Salamat sa Panginoon. From the kingdom of darkness, God brought us into the kingdom of light. Kaya may liwanag na po ang buhay natin ngayon. Ang nakay Kristo, meron na pong patutunguhan ang kanyang buhay. Kaya napakapalad po ng bawat isa sa atin, nabigyan po tayo ng pagkakataon, nabigyan tayo ng pag-asa. So yun yung napakagandang balita na napapakinggan po natin every time na tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, every time na tayo ay nagbabasa, nakikinig ng kanyang salita, alam natin na meron na pong patutunguhan ang buhay natin. And at the end of our race, may naghihintay na napakagandang buhay para sa iyo at para sa amin. Kaya wag po nating sayangin, no? Dahil kung tayo po ay magpapatuloy, alam po ninyo yung init na yun, no? Mas grabe pa po ang init sa impyerno. Kaya tuloy sinabi ni demonyo kanina, ang mga 15 floor nasa impyerno. Pero hindi po natin i-claim because tagalangin po tayo. Amen! Amen.
is God. Okay? Matthew 25 verse 34. Sabi doon sa Matthew 25 verse 34, "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.'" So ito po ang pag-asa natin, mga kapatid. Merong naghihintay sa atin, perfect life together with the Lord. Kaya okay lang yan, no? Anyway, alam natin ang status natin, no? We are also worthy of the kingdom of God. Kaya wag na wag po natin iiwanan si Kristo. Dahil kung iiwanan natin siya, wala po tayong magagawa sa ating buhay. Go back to verse 6. And verse 6 of 2 Thessalonians chapter 1, sabi po roon, "God is just. He will pay back trouble to those who trouble you." So isipin mo, kapatid, sino ang taong nagbigay ng trouble sa iyo? Meron ba? May tao bang nagbigay ng trouble sa iyo? Sabi niya, "He will pay back trouble to those who trouble you." Kung hindi sila magsisisi, nako, ang Panginoon ang maniningil sa kanila. Deuteronomy 32 verse 35. So number 5 po natin is that God will pay back trouble those who trouble them. Yan ang ating number 6, ay number 5. God will pay back trouble those who trouble them. Dahil tunay po ang salita ng Panginoon. Kaya nga kung merong gumawa ng hindi tama sa atin, what we need to do is to forgive them and to pray for them. Hindi yung tayo yung may araw ka rin. Hindi na po natin terminology yon. Pag may gumawa ng hindi tama sa atin, huwag natin sasabihin, hindi lang iisang araw. Maghintay ka, may araw ka rin sa akin. Ayan ang sabi sa mundo. But for us, ipinagkakatiwala na po natin sa Panginoon. Sabi doon sa Deuteronomy 32 verse 25, "It is mine to avenge. I will repay. In due time, their foot will slip. Their day of disaster is near, and their doom rushes upon them." Hindi lamang yan, sabi sa Hebrews 10 verse 30. "For we know him who said, 'It is mine to avenge. I will repay.' And again, 'The Lord will judge his people.'" Kaya pagkatiwala po natin sa Panginoon, kung may mga taong niloko tayo, nag-scam sa buhay natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon, bahala na po si Lord. O, hindi po tayo ang gagawa ng kaparaanan para ang tao yan ay magbayad sa kanyang kasalanan na ginawa sa atin. Let God, ang Diyos po ang maniningil in behalf of us. Psalm 27 verses 13 to 14. "I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living." Verse 14. "Wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord." So maghintay po tayo sa Panginoon, dahil ang bawat isa po sa atin ay may kapanahunan. Meron pong time, araw na tayo makakamtan natin ang pagpapala na mula sa Panginoon. Time na talagang pagpapala sa buhay mo. Kaya kung tayo po ay mananatili sa Kanya, mananatiling tapat na naglilingkod, baka bukas makalawa, kapatid, matatanggap mo na ang hinihintay mo. So, ganyan po ang Diyos. He knows it. Alam po niya ang pangangailangan ng bawat isa. Isaiah 41 verse 10. Sabi niya ulit sa kanyang salita, "So do not fear, huwag tayong matakot, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God.
I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Kung tayo po nananalig at nananampalataya sa Kanya, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Siya po ay palaging nasa atin. Remember, He is our partner. Kaya sabi mo rin din sa katabi mo, huwag ka nang maghanap ng partner mo. Sa mundong ito, pag hindi ka pinigyan ni Lord, Jesus is our partner. Kasi baka mamaya maghahanap-hanap ka pa ng partner mo, makakakuha ka pa ng partner, na anong mangyayari? No? Yan. Baka lalo lamang maghihirap yung buhay mo. Huwag na tayo maghanap. Kung bibigyan ka ni Lord ng partner, it's good. Pero kung hindi ka bibigyan ni Lord, praise the Lord. Bakit napunta sa partner? Okay. Go back to verse 7. Verse 7 po doon sa ating text. Sabi niya sa verse 7, and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven and blazing fire with His powerful angels. So ano po yung pwede po natin matutunan dito from verse 7 is that that is our, pag-ilan na? Number 6. Tama. God will give relief for those who are in trouble. Relief means comfort. So kung sino man po yung mga in trouble right now, kapatid, God will give you comfort. Kinukomfort ka ng Panginoon. Relief, sabi niya. Full relief means seeing Christ glorified in you. The result is the total victory when righteousness reigns, sin is defeated, and Christ, faithful followers are vindicated. So manatili po tayo tapat sa Panginoon at makikita po natin na kahit na anong testing, kahit na anuman yung pinagdadaanan natin, anumang hirap yung nararanasan po natin, pagkasama po natin ang Panginoon, kapatid, meron at meron tayong kakampi sa mundo ito. Hindi ka nag-iisa. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi po siya nang iiwan, kapatid. Sabihin mo rin sa katabi mo, ikaw kasi, iniiwanan mo ang Diyos. Yes. Ang nangyayari tayo, ang nag-iiwan sa Panginoon. Pero ni kailangan, hindi po niya tayo iiwanan. Dakila po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. There is hope in the Lord. Psalm 46 verses 1 to 3. Sabi niya ulit yan, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. An ever-present help in trouble. So, ibig sabihin, pag andyan ang trouble, as we call on God, nandyan ka agad po ang Panginoon. Pag tinatawagan natin ang Panginoon, when we call upon Him, nandyan po ang Panginoon kahit na sabay-sabay tayo na i-dial natin ang telephone number ni Lord. Lahat po tayo ay Kanyang sasagutin. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay makapangyarihan. Wala pong nakahihigit sa Kanya. Next verse please. Therefore, we will not fear. So wala po tayong dapat ipangamba. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Ang ibig sabihin niyan, dumating man ang testing trials sa buhay natin. And verse 3,
Though its water roar and foam and the mountains quake with their surging. So ibig sabihin, pag dumating man po yung bagyo sa buhay, kahit tulad po ng mga tsunami, typhoon, o signal number one ngayon, ha? Kagabi pa. Pero hanggang signal number one lang. Sa kanila mag-signal number eight. Kaya sabi ko kagabi, Lord, huwag sanang tataas yung signal. Hayaan mo munang makalabas ang iyong mga anak. Diba? Kasi pag nakalabas na kayo at biglang naging signal number 8, pwedeng sabihin, mamaya na lang, madam. Anyway, nasa church kami. Pero signal number 1 po. So kahit na anuman po yung sitwasyon natin, alam natin that God will comfort us. Number, verses 8 to 10. Hanggang verses 12 ito ano. Okay, verses 8 to 10, dyan natin kukuhanin ang number 7. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Verse 9. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. And verse 10, sabi nun sa verse 10, on the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed, this includes you, because you believe our testimony to you. So number 7 po natin is that God will punish those who do not know God and not obey Him. Yan po ang gagawin ni Lord. God will punish those who do not know God and not obey Him. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos at hindi sumusunod sa Kanyang utos. Sabi ko nga, palagi natin sinasabi kay Lord, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Kapatid, simple lamang po. If you are obeying the word of God na napapakinggan mo, of course, you are doing the will of God. Pero kung hindi ka nag-u-obey doon sa salita ng Diyos na napapakinggan mo, hindi mo rin ginagawa ang gusto ng Panginoon. Kaya if we are doing the will of God in our life, we are obeying the word of God in our life, ibig sabihin, we are doing the will of God in our life. Kaya simple lamang po mga kapatid, ano ba kasi yung sinasabi ng salita ng Panginoon? So kung susunod ka sa utos ng Panginoon, ibig sabihin, tama, you are doing the will of God in your life. Kasi ang salamin natin ay ang salita ng Panginoon. Ang batayan natin ay ang salita ng Panginoon. Dahil naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So yung mga BTC student, di ba, Bible survey na yung topic? Kasi kahapon, chapter 1 of Bible survey, yung topic namin. It speak about Bible. Na tunay na makapangyarihan po ang salita ng Panginoon, the Word of God. So, God will punish those who do not know God and not obey Him. Romans 6 verse 23. Sabi po dyan sa kanyang salita in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So alam natin na ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga salamat kay Lord. Dahil dati na tayo ay makasalanan, nabigyan ko tayo ng pagkakataon when we repent and we acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior, sa pagiging sinner po natin, ang status natin ngayon, we become saved. Kaya tingnan mo ulit yung katabi mo, santa yan. Santa yan. Hindi santa-santita, ah? Santa.
Holy Santa Saint. Before we are sinners, pero hindi na po yung status natin. Dahil ginawa po tayong saint ng Panginoon. Yun po yung kagandahan ng may salita ng Diyos sa buhay na uunawaan natin ang salita ng Panginoon. Kasi kung hindi po natin napakinggan ang kanyang salita, still pa rin na hindi natin alam. Still pa rin na tayo ay namumuhay sa ating makasalanang sarili. But praise the Lord, may pag-asa ang bawat isa. So for the wages of sin is death, but the gift of God, ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So paano nila sasabihin na ang 15th floor ay papunta sa impyerno? Kaya kung maririnig ninyo yun, huwag na kayo makipag-away. Huwag kayo makipag-away. Dahil hindi po tayo papunta ng impyerno because we believe in the Lord Jesus Christ. Ang hindi naniniwala kay Kristo, sila ang mapupunta sa impyerno. Regalo ng Diyos, eternal life, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kasi tingnan po ninyo, the seven churches in the book of Revelation, yun yung itinuro ko sa potan kanina umaga. So natapos kami around 12 o'clock. And then I just come back here. The seven churches in the book of Revelation. All these churches, they believe in the Lord Jesus Christ. Naniniwala sila kay Jesus. Kaya lamang at the end of every church, sabi ni Lord, repent. Na nagpapatunay lamang without repentance, hindi po tayo makakarating sa kanyang hangin. So kay Jesus lamang po natin makakamtan ang tunay na kaligtasan. Matthew chapter 10 verse 28. Sabi po doon sa Matthew 10 verse 28, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Nang ibig sabihin po, sa Diyos tayo matakot, dahil ang Panginoon po, sabi niya, do not be afraid of those pumapatay sa katawan, katulad ng mga masasamang tao, no? Na nandyan na pinatay ka. O di kaya si demonyo, kasi si demonyo ang trabaho niya to steal, to kill, and destroy. Huwag tayo matakot sa kanya, kundi mas katakutan natin yung isa na sabi niya, one who can destroy both soul and body in hell. So ibig sabihin, dapat matakot tayo sa Diyos. Paano natin masasabi na tayo po ay may takot sa Diyos? Pag tayo po ay takot, gumawa ng kasalanan sa mundo ito. Nagpapatunay lamang na mayroon tayong takot sa Diyos. Okay. Last verses, verse 10 to 12. And verses 10 to 12, sabi ko dyan, on the day He comes to be glorified in His holy people, and to be marveled at among all those who have believed. This includes you because you believe our testimony to you. Verse 11. With this in mind, we constantly pray for you that our God may count you worthy of His calling, and that by His power He may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. And the last verse, we pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.
So dito po sa verses na ito, ang mga Thessalonian churches na ito, in spite na anuman ang nagiging sitwasyon, andun po that they receive prayer. Prayer. They receive prayers. Number 8 natin. They receive prayers. Prayers. Ang prayer po ay napakahalaga. We as a Christian, ang prayer po, ito yung ating oxygen. Pag walang oxygen right now, dead ball po tayo lahat. Within 5 minutes lamang na walang oxygen, dead ball po tayo. Ganun din po ang isang mananampalataya. Kinakailangan po yung ating prayer life. Kumusta na ang ating prayer life? Kumustahin mo nga yung katabi mo? O sister, kumusta na yung iyong prayer life? Kumusta na po yung ating prayer life? Last Friday, ang topic po natin, it is about Jabez. Jabez, na ang nangyari sa kanya, God granted his request. Kaya nga sabi namin, maganda pala pag nag-prayer tayo, isali din natin yung prayer ni Jabez. Kasi sabi ni Jabez, because the name Jabez, it means pain. Pero ipinag-pray niya sa Panginoon. Nasabi niya kay Lord, Lord, bless me! Ay magandang sundin pala yung panalangin ni Jabez. No? Isingit muna natin in 2 Chronicles ba yun? Okay. Isingit po muna natin. That's about prayer. In 2 Chronicles... Okay, 1 Chronicles 4, verses 9 and 10. Sabi po doon sa 1 Chronicles 4, verses 9 to 10. 1 Chronicles, that's it. Sabi po dyan sa 1 Chronicles 4, verses 9 to 10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. Kaya mahalaga po na alam natin ang meaning ng pangalan. Alam mo ba ang meaning ng pangalan mo, kapatid? Do you know the meaning of your name? Yan dapat alam natin. No, kasi minsan, baka pala yung meaning ng pangalan natin ay hindi maganda. So sabi ng kapatid, the other, last Friday sabi niya, Pastora, paano po yun? Yung meaning pala ng pangalan ko ay foolish? Sabi niya. Eh di i-clear mo kay Lord na hindi ka magiging foolish kundi bigyan ka niya ng wisdom. Katulad ni Jabez. Hindi niya rename na yung meaning ng pangalan niya na pain, na mahirap, masakit, yan yung ibig sabihin ng Jabez. Sabi niya sa verse 10, ito po yung prayer ko ni Jabez. Kaya nga sabi ko, maganda palang i-memorize natin itong 1 Chronicles 4 verse 10, that whenever we pray to God, sabihin din natin kay Lord, kasi tingnan ninyo, Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me, pagpalain mo ako, Panginoon, and enlarge my territory. Palaguin mo, palawakin mo ang aking mga ari-arian, ang aking nasasakupan. Let your hand be with me.
Tulungan mo ako, Panginoon. And keep me from harm. Proteksyonan mo ako, Panginoon. Ilayo mo ako sa kapahamakan that I will be free from pain. Para ako ay malayo sa kapahamakan, sa mga sakit, no, na nararanasan sa mundong ito. Tingnan po ninyo yung last. And God granted his request. Sinagot ni Lord yung kanyang panalangin. Yung Diyos na pinagdasalan po ni Jabez ay siya rin po yung Diyos na ating pinaglilingkuran right now. Amen. Kung sinagot po niya si Jabez, ganun din po ang gagawin ni Lord sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, no? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, alam niya ang nangyayari sa atin, alam niya ang sitwasyon natin, alam niya ang pangangailangan natin. Kaya patuloy po tayong lumapit sa Kanya dahil hindi po niya tayo pababayaan. And 1 Thessalonians 5, 16-18, sabi po dyan sa kanyang salita, and 1 Thessalonians 5, 16-18, be joyful always. Palaging maging masaya. Pipiliing maging masaya every day, every time. And then verse 17, pray continually. So manatili po tayong manalangin. Pray continually. At ang last verse niya, ituloy natin in verse 18, sabi niya dyan, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Dahil tunay po ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hinding-hindi po niya pababayaan ang bawat isa. So this Thessalonian church, in spite na marami silang naranasan sa kanilang buhay, nandun na sila ay nananatili sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Which is even for us right now. Anumang klaseng buhay meron tayo ngayon, pinagdadaanan natin, mga testing, mga trials sa buhay natin, manatili po tayong maglingkod sa Kanya. So what are the lessons that we learned from this Thessalonian church as our conclusion? I-summarize po natin. Sabi natin kanina, no, itong Thessalonian church na ito, no, they have that faith that grow exceedingly. Yung kanilang pananampalataya lumalago. Kaya ang bawat isa po sa atin, nandun po sana na hayaan natin na lumago yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Number two, sabi natin, they have the love that abounds towards one another. Kaya yung klase ng pagmamahalan na meron sila. Kaya nga po maging sa atin, no? Yan, pagmamahal. We need to love with one another. Love one another. And then sabi natin sa number three, they have perseverance that holds up under trial. Kaya kahit na anong pinagdadaanan nila, nandun na pinagtitiisan nila. Persevere. They have that endurance. Dahil alam nila na hindi nasasayang yung kanilang pagiging matiisin. Diba sabi kanina doon sa James na James 2 verses 2 to 4 ba yung ating supporting? James 1, 2 to 4 yung ating supporting verse kanina na sabi doon that perseverance, sabi kanina kinakailangan na ayan, perseverance must finish its work so that you may become mature and complete. Mature, complete, so that you and me, we will not lacking anything. Hindi po tayo magkukulang. God is able to provide, to sustain us, anuman ang ating mga pangangailangan. Okay. Number four natin, sabi natin kanina, no? They are counted worthy of the kingdom of God.
not only for the Thessalonian church, but even for us. Nandun po sana na huwag nating sayangin yung ating pananampalataya, pananalig sa Panginoon, kundi you and me, we should be worthy of the kingdom of God. Number five, sabi natin, God will pay back trouble those who trouble them. Kaya huwag po tayong mag-alala kung may mga tao man na gumagawa sa atin ng hindi tama, ipag-pray natin, ipasa Diyos natin, at hayaan po natin na si Lord na po ang bahala sa lahat. So do not revenge. Hindi po tayo yung nagre-revenge, kundi in behalf of us, igaganti po tayo ng Panginoon. Leave it to God. And then number six, sabi dyan, God will give relief for those who are in trouble. Kaya kung meron tayong pinagdadaanan, we are in trouble, do not worry because God can give us relief. God can comfort us. Number seven, sabi natin, God will punish those who do not know God and not obey Him. Kaya mga kapatid, tayo ngayon na nakakapakinig sa kanyang salita, what we need to do is to obey the word of God. And as we obey the word of God, we are doing the will of God in our life. At ang pangwalo natin, sabi dyan, they receive prayers. Dahil tunay po, ang panalangin ko natin ay sasagutin ng Panginoon. Just like Jabez, sabi natin, God granted the request of Jabez. Kaya huwag po tayo manghinawang manalangin sa Panginoon. Lumapit lamang po tayo sa Kanya at kumapit po sa Panginoon na ating pinagliligtas. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po, pinaalalahanan mo po kami o God, with regards, Lord God, this Thessalonian Church, na ano man yung kanilang pinagdaanan, Panginoon, na naging church po sila, O God, because of tribulation na kanilang pinagdaanan. Lord, sa amin nga rin po, O God, sa bawat isa po sa amin, Lord, may kanya-kanyang pinagdadaanan ang bawat isa, O God. Lord, alam po namin na kung kami po ay mananalig, magtitiwala sa iyo, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. At kaya-kaya mo pong tulungan, turuan ang bawat isa. Kaya Panginoon, patuloy o God na palaguin mo, patatagin sa pananalig ang iyong mga anak. Tulungan mo sila, Panginoon, kung may mga kabigatan man po ang bawat isa. Lord, nandun po, Panginoon, ang comfort mo, O God. Nandun po, Panginoon, ang iyong gabay. Nandyan, Panginoon, na itinutuwid mo, O God, ang bawat isa. At iniaayos mo po, Panginoon, kung may mga bagay-bagay man na mali sa buhay ng bawat isa. Dahil tunay po, ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, at ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. At ibinabalik ko po sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.